Good news mga kabatter, Dasban, mayroong paparating daw na 10,000 slot para sa Grab ngayong paparating na holiday seasons. Para malaman ang buong detalye, panoorin mo ang video na to hanggang sa matapos. Hi guys, ako nga pala si Buttered Husband, ang inyong Grab car driver. So ito na nga sa mga matagal na nag-aabang ng slot dyan sa Grab, baka ito na ang inaantay mo dahil ayon nga sa isang panayam ng ANC sa country head ng Grab Philippines na si Mr. Ronald Roda, sinabi nito na nag-request sila sa LTFRB ng 10,000 slot para sa paparating na holiday seasons. Actually, dalawang tranche daw yan. Bali yung 5,000 slot ay nirequest and paparating na. Kumbaga sigurado na yung 5,000 slot. Tapos yung additional 5,000 slot ay nire-request pa lang sa LTFRB. So yung 5,000 slot na nauna na request ay sigurado na yon, and yung additional na 5,000 slot ay for approval pa ng LTFRB. So bali 10,000 slot kung ma-approve ni LTFRB yung additional 5,000 slot na nirequest ni Grab. Kaya asahan nyo na sa mga susunod na araw or buwan ay maglalabas na ng announcement ang LTFRB kung ilang slot ang ilalabas nila. Dahil nga ngayong paparating ang Christmas seasons ay tataas na naman ang demand para sa Grab car. Dahil nga alam naman natin na pag malapit na ang December ay bumabagal na ang traffic dito sa Metro Manila. Kaya dahil dyan, hindi kaagad nahahatid ng mga driver ang kanilang mga pasahero dahil sa traffic kaya matagal bago makabook ang ating mga pasahero. Unlike pag hindi masyadong matraffic, ay mabilis natin nahahatid agad ang ating mga customer kaya mabilis tayo maka-accept ng panibagong booking. Kaya naman dahil nga para mapaghandaan ang paparating na holiday seasons, kinakailangan ni Grab magdagdag ng additional na mga sasakyan sa kalsada para masuportahan ang posibleng pagtaas ng demand dito sa Metro Manila. And hindi lang yan, pag mataas ang demand and kukunti lang yung Grab na nag-accept ay posibleng tumaas din yung fare na mapapasa naman sa ating mga customer. So ano nga ba ang ating kailangan gawin para mabilis makapasok dito sa Grab car? So itong mga suggestion na babanggitin ko ay para sa mga may sasakyan na at wala pang sasakyan na gusto makapasok dito sa Grab car. So unahin na natin yung mga wala pang sasakyan. Sa mga wala pang sasakyan at nagbabalak pa lang kumuha at gusto makapasok dito sa Grab car, ang masasuggest ko lang ay wag na muna kayo kumuha ng sasakyan. Dahil nga hindi pa tayo sigurado kung makakahabol ka sa slot na ilalabas ni Grab. Hindi din tayo sigurado kung makakapasok ka kaagad. Dahil nga sa sobrang dami ng nakaabang na gusto mag-apply sa Grab ay posibleng maubos ka agad yung slot. Lalo na kung 5,000 slot lang ang ilalabas ni LTFRB ay mabilis talaga ito maubos. So ang gawin nyo, mag-antay muna tayo ng susunod na ilalabas na slot ni LTFRB. Every year naman ay naglalabas sila ng slot. Mahirap kasi maghulog ng sasakyan lalo na kung hindi pa ito kumikita. Mabigat po kasi ang monthly amortization. Maliban na lang kung may pera ka at kaya mo hulugan ang iyong sasakyan kahit hindi ka makapasok dito sa Grab. Or kung may pambili ka ng cash ng sasakyan. And tip ko lang pala sa mga gusto pumasok sa Grab at sakto lang ang iyong pera, huwag po tayo kumuha ng mga mahal na sasakyan. Para naman hindi mabigat yung panghulog monthly, mag-start tayo muna sa sedan o yung mga mura lang ang monthly and kayang-kaya hulugan sa gayon kahit hindi man tayo kaagad makapasok sa Grab, ay pwede natin ipasok yan sa ibang platform tulad ng Lalamove, Transportify or Grab Express 4 Wheels. Para kahit papano ay kayang-kaya natin yan mahulugan dahil nga sa mura lang ang monthly amortization. Saka na tayo kumuha ng mahal na sasakyan pag kayang-kaya na natin hulugan. Yung iba kasi gusto mahal agad na sasakyan, gusto Expander, Innova, Velos, Avanza, Toyota Race. Yung iba nga gusto Montero and Fortuner pa eh. Wala naman problema doon. Ang tanong kung kaya mo hulugan yan. Kung kaya mo ang monthly amortization. Paano kung hindi ka agad makapasok sa Grab? Or paano kung matagal ka makapasok sa Grab? Ang advice ko, mag-start muna tayo sa basic. Mag-sedan ka muna.
Yung Mirage nasa 15,000 lang ang monthly amortization. Yung Vios naman nasa 18,000 lang. And mas mura pa yan kung manual ang kukunin mo. So yun lang, huwag muna tayong maghangad ng mataas na sasakyan, lalo na kung ipapang-grab lang naman natin. And again, antay-antay lang tayo na maglabas ng slot si LTFRB. Lagi naman meron yan taon-taon. And para naman doon sa may mga sasakyan na ito ang mga kailangan mong gawin at ihanda para makapasok ka dito sa GrabCar. Siyempre, unang-una na dyan, ihanda mo ang iyong driver's license. Kailangan professional ang iyong lisensya. Lalo na kung ikaw ang magmamaneho ng iyong sasakyan. Kung hindi naman professional ang iyong driver's license, ay maghanap ka na ng driver na mayroong professional ang lisensya. Para siya muna ang maging driver ng iyong sasakyan habang inaayos mo pa ang iyong lisensya. Sumunod na kailangan mo ihanda ay ang ORCR ng iyong sasakyan. Take note na ang tinatanggap nilang model ng sasakyan ngayon ay year 2021 pataas. Kung bago lang ang iyong sasakyan at wala pang ORCR, pwede na yung sales invoice at delivery receipt. And take note, kung sinong nakapangalan sa ORCR ay siya dapat ang mag-apply sa Grab. Hindi pwede ang kaibigan, kakilala, bayaw, inaanak. Kailangan kung sino ang may-ari ay siya dapat ang mag-apply sa Grab. Maliban na lang kung ang may-ari ng sasakyan ay nanay, tatay, asawa, basta kasal kayo, ay pwede na nakaahit, hindi na sila kasama pag-apply. Pwedeng ikaw na mag-apply basta kamag-anak mo alinman doon sa nabanggit ko. Kailangan lang mag-provide kayo ng SPA na may pirma ng may-ari ng sasakyan na kamag-anak mo. Sumunod na requirements ay proof of citizenship. Dito sa proof of citizenship ay pwede na yung passport, birth certificate, marriage certificate o kaya naman voter's ID. Sumunod naman ang requirements ay yung 5 copies ng verified form. Itong verified form ay magagaling sa Grab. Bali, 4 pages yan. Meron tayong copy nyan, ilalagay ko sa description sa baba. Hanapin nyo na lang at i-download. Tapos fill upan nyo na lang. Take note, hindi na kailangan ipanotary yan. Si Grab nang bahala magpanotary. At ang susunod na requirements ay valid ID. With 3 specimen signatures sa ID. Pwede na yung driver's license, pwede din yung SSS. Or kahit na anong government ID, basta valid pa siya. And ang panghuling requirement, syempre kailangan ng pera. Meron pong bayad ang pag-apply sa Grab. Para sa processing ng sedan, kailangan natin magbayad ng 6,909 pesos. And para naman sa SUV ay 7,409 pesos. Ang pera na to ay gagamitin sa mag-process sa LTFRB, pati na rin sa PAMI yung insurance and kung ano-ano pang requirements na kailangan para sa LTFRB. Ang pera na to ay hindi mapupunta sa Grab. So kung kumpleto na ang iyong mga requirements, ang susunod mo namang gagawin ay mag-antay ng announcement ni Grab or ni LTFRB. Dapat lagi kang updated. Siyempre, follow mo na din ang YouTube channel natin dahil dito nag-update tayo ng mga latest news regarding sa slot para dito sa GrabCar. And pag may announcement na at maglabas na ng schedule si Grab, ay agad-agad na pumunta sa pinakamalapit na Grab office. At dalhin mo ang mga requirements na nabanggit ko. Yun lang nabanggit ko, hindi mo pa kailangan yung sandamakmak na requirements. Saka mo na kaproblemahin yun, ang importante makapag-apply ka na sa Grab. And take note, mabilis lang maubos ang slot, kaya kailangan lagi ka nakaabang. First come, first serve po yan. Kaya pag may schedule na, punta na agad sa pinakamalapit na office ni Grab. Meron po silang office sa Marikina and meron din sila dito sa Mandaluyong sa may Greenfield. And tandaan nyo, pag pupunta kayo sa office ni Grab, kailangan nakasapatos kayo. Bawal po ang nakachinelas, sando, and bawal din ang nakashort. So basically, yan lang naman ang mga kailangan na i-provide para makapag-apply ka dito sa GrabCar. Sana may natutunan kayo sa video natin and sana makapasok din kayo dito sa Grab. Kung may mga katanungan pa kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment sa video natin and asahan nyo na sasagutin ko yan pag nabasa ko. Nga pala, dun sa mga nag-avail ng membership natin sa YouTube, ito yung mga nagbayad para sa membership. So maraming salamat po sa inyo. Nga pala, para masuklian ko yung pagpapamember nyo, i-message nyo po ako sa FB page natin na Battered Husband and gagawa po ako ng group chat para pag may tanong kayo, pwede po kayo mag-direct sa akin. So bali, ganito ang gagawin ko. Sa mga silver member, magkakaroon tayo ng group chat. And dun sa mga gold member naman, so group chat and dalawang video call siguro, dalawang beses sa isang buwan.
And doon naman sa Diamond member, meron tayong group chat and magkakaroon tayo ng video call once a week or 4 times a month. So, bali yan yung gagawin ko para naman hindi sayang ang bayad ninyo. Message nyo lang ako sa FB page na Butter Dust Band, tas send nyo lang yung screenshot ng iyong membership para naman ma-add ko kayo sa ating group chat. Yun lang, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo. Asahan nyo lagi ako mag-update sa inyo tungkol dito sa Grab platform. Huwag nyo rin palang kalimutang i-follow and i-click yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. And nga pala, sa mga hindi pa naka-follow dito sa YouTube account natin, i-follow nyo na ito and i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Meron din po pala tayong Facebook page account na Butter Dust Band and TikTok account na Butter Dust Band. Huwag nyo rin po kalimutan i-like, i-share yung mga video natin sa YouTube para marami pa tayong matulungan dito sa Grab platform. Maraming salamat po. Again, ako si Butter Dust Band at your service.